Naligo muna si Kenneth at nag-ahit na rin siya ng kanyang mga balbas at bigote. Saka napagdesisyon ng magpadala ng masahista ng lalaki, barber, at maglilinis ng kanyang mga kuko at paa. Dahil sa mahigit isang taon niya sa gubat ay hindi na siya nakapagpuputol ng kuko. Habang minamasahe ang mga paa ni Kenneth ay dumating naman sina Jason at Ryan. Niyakap ng mga ito si Kenneth at hindi napigilan ng dalawang maging emosyonal dahil sobrang natakot ang mga ito na baka nawala na ang kanilang young master. Si Kenneth ang unang alaga ng mga ito. Mula pagkabata hanggang sa magkaedad na ay palaging nandyan lamang ang trio para kay Kenneth. Si Marco, tanong niya. Hindi pa rin bumabalik dito sa Pilipinas. Graduating na rin kasi sa Angelica eh. Sagot ni Ryan. Oo nga, ilang buwan nilang makakapagtapos na si Angelica. Di ba, batch sila ng anak mo? Sagot ni Jason at binalingan nito si Ryan. Oo, kasama siya ni Laika. Halos hindi na narinig ni Kenneth ang ibang pinag-uusapan ng dalawa dahil lang marinig niya ang pangalan ni Angelica ay tila ba'y naririnig niya ang boses nito at nakikita niya ito sa kanyang harapan na sobrang ganda habang nakangiti sa kanya. Sobrang miss na miss na niya ang dalaga. Kaya naman naisipan niyang pagkatapos niyang ayusin ang kanyang sarili ay pupuntahan niya ito. Kalalabas lamang ni Angelica at Laika sa bookstore na may biglang may mga taong nagbibigay ng bulaklak kay Angelica. Hindi lang basta bulaklak, kundi may kasabang chocolate na rin. Halo, ang dami! Ang dami nila! Hindi makapaniwalang sabi ni Angelica dahil palagay niya ay nasa 20 katao nang nagbigay sa kanya. Mapabata, matanda, at puro mga babae lahat ay nagbibigay sa kanya. Sinusubukan niyang magtanong subalit kaagad umaalis ang mga to. Parang familiar lang mga bulaklak, Sisi. Ganyan na ganyan din yung mga natatagapong bulaklak galing sa secret stalker mo. Laika, hindi na yun secret. Dahil kilala ko na kung sinong nagbibigay sa akin ng bulaklak at chocolates. Diba? May initial pa ngang KS, diba? Meaning, Kenneth Santiban. Eh sa tingin mo, kay Kenneth rin ba galing ang mga yan? Tingnan mo, baka may kasamang card. Sagot ni Laika. Gaga, paano ko makikita? Ihalos yakapin ko ang mga to sa sobrang dami eh. Ikaw na lang maghanap. Utos niya sa kaibigan na siyang ginawa naman ito. Tatlong card ang nahanap ni Laika at binasa niya ito na para kay Angelica. How are you, my Angelica? You're still beautiful, baby. Wow! Unang card pa lang ha, mukhang maiihi na ako nito sa kilig. Ay! Teka lang girl, pakihawak ng buhok mo ah. Ang haba kasi eh, natatapakan mo na. Ani Laika at nakangiti itong nanunukso. I'm always here watching over you and loving you, baby. Huh? Mukhang alam ko na kung sino to ah. Kinikilig ako, best friend. Ani Laika at mahinang hinila ang buhok ni Angelica. I miss you every day. I promise I won't lose you again. And I hope that when we met, you will be ready for us. I love you so much, my Angelica. Napasigaw na lang tuluyan si Laika na sa labis-labis na kilig. Matapos itong basahin ng tatlong card para kay Angelica. Grabe! Asan bang CR dito? Naiihi na kasi ako sa sobrang kilig eh. Grabe! Ang ganda-ganda mo talaga, best friend. Ikaw na talaga. Halika na, girl. Natutuwang sabi ni Laika at hinawakan sa siko ang kaibigan. Isun tayo pupunta. Nagtatakang saan ni Angelica at katulad niya ay napapangiti rin. Isan pa nga ba, edi si salon, magpapa-parlor tayo, best friend. Papuputulan natin yung hair mo, napakahaba na eh. Oh, pakitali, natatapakan ko. Loka-loka. Sagot ni Angelica habang pareho pa rin silang kinikilig ng kaibigan. Ewan ba ni Angelica? Pakiramdam niya ay muli na namang nabuhay ang kanyang puso. Sobrang lakas ng tibok niyon kahit na hindi na niya hulaan kung saan galing yun. Meron na siyang ideya kung saan galing ang mga yun. Laika, kung tamang nasa isip nating galing ang mga to kay Kenneth, ibig sabihin, bumalik na siya? Buhay nga si Kenneth! Buhay siya, Laika! Binalikan niya ako! Hindi nga niya ako tuluyang iniwan. Sad ni Angelica. At sobrang saya ng puso niya sa isiping buhay nga si Kenneth bumalik na ito. Sa mahigit isang taon niyang pangungulila kay Kenneth ay finally, sinagot rin ng Diyos ang mga panalangin niya para dito. Patuloy pa rin ang mga bulaklak at iba pang regalong natatanggap ni Angelica. Subalit hindi pa rin niya nakikita si Kenneth. Kahit gustuhin man niyang umuwi ng Pilipinas upang makita lang ito ay hindi pa rin niya magawa
dahil sobrang abala siya sa pag-aaral, lalo na't ilang buwan na lang ay magtatapos na siya. Samantala, sa kabilang dako naman ay nakatayo si Kenneth habang nakapamulsa ang kaliwang kamay nito habang may kausap sa cellphone. Natanggap na ba niya? Saan niya sa kausap? Good. Bukas, mag-deliver ka ulit umaga, tanghal at gabi. Every day, every lunchtime, mag-deliver ka ng favorite food niya. I will transfer your money to your account. Just take care of her. Kahit saan siya magpunta, mag-send ka ng photos niya or video. Okay, thank you. Mahabang sabi niya sa kausap at binaba ng tawag. Bakit kasi hindi mo papuntahan, nak? Saan ang nasa likuran, kaya naman napaharap dito si Kenneth. Nilagay niya sa ibabaw ng lamesa ang cellphone, saka naupo sa sofa. Kaagad naman siyang nilapitan ng alagang aso ni Aling Leleng. Naglalambing ito kay Kenneth, kaya naman hinimas-himas niya ang ulo ni Bruno. Hindi pet lover si Kenneth, subalit si Bruno lamang naging paglibangan niya sa gubat, kaya naman naging malapit siya dito at napamahal na rin siya kay Bruno. Kahit gustong gusto ko ng puntahan, hindi pa po pwede. Dahil kilala kong sarili ko na eh. Hindi ako makakatiis at baka ano pang magawa ko kay Angelica pag nakita ko na siya. Sobrang nire-respeto ko siya na eh. At katulad ng pinangako ko sa kanya at kina Mommy, hindi ako magiging hadlang sa pag-aaral niya. Maibigay ko lang sa parents niya at sa parents ko ang gagustuhan nilang hayaan ko munang makapagtapos Angelica sa pag-aaral at ma-enjoy nito ang pagkadalaga niya. At kapag dumating ang araw na yun, ang gusto ko naman ang gagawin at susundin ko. At walang makakapigil sa akin ay. Basta nagawa ko ng hinihiling nila sa akin 6 years ago. Hanga ako sa iyo, nak, na kaya mo magtiis para lang hindi maputol ang pag-aaral ng babaeng mahal mo. Sana dumating ng araw na yun, nak, dahil excited na akong makita yung babaeng lagi mong mukhang bibig. Nakikita ko kasi sa mga mata mo na sobrang pagmamahal mo sa kanya. At napakaswerte niya sa pagmamahal mo, nak. Sagot ni Aling Leleng. Ilang buwan ang lumipas, papuntang Spain ang buong pamilya sa Santiban, maliban lamang kay Kenneth, upang dumalo sa mahalagang araw ng anak na Angel at Marco, ang araw ng pagtatapos ni Angelica sa pag-aaral. Paakyat na ng stage si Angelica at habang hinihintay niyang tawagin muli ang kanyang pangalan, lalo na at summa cum laude siya, nabaling ang kanyang paningin sa mga magulang kung saan nakaupo ang mga ito. Kita niyang nagpupunas ng luhang kanyang ina habang nakaakbay dito ang kanyang ama. Nagpalakpakan ng lahat nang siya nang tawagin muli para sa kanyang speech. Kaya naman lakas loob kahit na kinakabahan dahil wala siyang naihandang sasabihin dahil sobrang lutang na lutang siya mula pa kagabi dahil sa kakaisip niya kay Kenneth. Magtatapos na siya ay hindi pa rin niya ito nakikita. Kahit isang tawag or chat ay wala siyang natanggap mula dito. Gusto niyang magtanong si daddy niya kung kumusta na ba si Kenneth o kung tumawag ba ito sa kanila. Subalit pinangungunahan ng kabathiya si Angelica sa mga magulang. Ayaw niyang muli na naman siyang tuksuhin ng mga ito. Kaya naman, nakatulugan na ni Angelica ang labis na pag-iisip at lungkot. As my graduation day approaches, I find myself reflecting on the roller coaster ride of my college experience. Initially, I believe a short graduation caption would suffice. But as I look back, I realize the importance of delving deeper into my journey. From the struggles and pressures to the ultimate decision that shaped my path. This long post ahead encapsulates the lessons I've learned along the way. Throughout my time at the King's College La Morella Madrid faced an extraordinary challenge, managing my studies while simultaneously juggling course. Striking a balance between the demanding expectations of both institutions was certainly overwhelming. Yet, deep within me, I've always been the type of person who actively seeks out challenges. The pressure and determination to push beyond my comfort zone exhilarated me. Little did I know that this would lay the foundation for future successes. Just as everything seemed to be going well, an opportunity arose that would spike my career to the next level. However, accepting this offer meant sacrificing my academic pursuits. A mentor wisely advised me that I couldn't do it all at the same time, compelling me to reevaluate my priorities. It was a difficult choice, one that left me disoriented and lost for a while. Ultimately, I made the decision to prioritize my studies, realizing that it was the first step towards achieving my long-term goals. Letting go of the opportunity was undoubtedly painful, but it allowed me to regain my focus and pursue the one thing that I knew I needed to accomplish finishing my studies. The road ahead was uncertain, and doubts crept in, but I persevered. Now,
standing on the brink of graduation, I can confidently say that I made the right choice. The decision to prioritize my education has paid off. I am filled with joy and pride as I prepare to receive my bachelor's degree. My graduation day serves as a reminder of the incredible growth I experienced throughout my college journey. It wasn't an easy road, but it was through the challenges and pressures that I discovered my true potential. I learned the value of resilience, determination, and the importance of embracing discomfort. Every obstacle became an opportunity for personal and professional growth, shaping me into the person I am today. As I prepared to don my cap and gown, I am filled with a sense of accomplishment and gratitude. I want to express my gratitude to Almighty God. I am humbled and thankful for hearing my prayers and guiding me throughout this journey. Your presence and blessings have provided me with the strength and resilience to overcome obstacles and achieve my goals. To my beloved parents, Mommy Angel and Daddy Marco Estrella, I cannot thank you enough for being my unwavering support system. Your understanding and firm belief in me have given me the motivation to push through difficult times. Thank you for understanding the situation that I always need space and time to study. Thank you for reminding me of your love and backing me every decision I made for my future. Here are the true pillars of my success. To my best friend, my confidant, and my ultimate frenemy, thank you, Laika Agassi. Your presence during my moments of frustration and satisfaction meant the world to me. I am forever grateful for you. To my mentors, I express my heartfelt appreciation for guiding me every step of the way. To my professors, thank you for your support and for pushing me to take on bigger challenges. You have played an instrumental role in my growth and development. To all the people who prayed for me, I am deeply grateful for your kind thoughts and faith in me. Your belief in my abilities gave me the strength to persevere. Mahabang saad niya, kita niyang napatayo ang mga magulang niya habang pumapalakpak. Congratulations, anak. Sobrang proud na proud kami sa'yo ng mommy mo. Saad ni Marco, na ngayon nagmamaneho na patungong resort hotel kung saan gaganapin ang celebration para sa graduation ng nag-iisang anak. Thank you, Dad. Thank you, Mommy. Kayo po ang inspiration ko sa pag-aaral, kaya narating ko po ang dulo nito. I love you po. Saad ni Angelica, at hinagan sa pisngi ang kanyang mommy, Daddy. Nang makapasok sa hotel si na Angelica, ay kaagad nang laki ang mga mata niya nang makita niya ang kanyang larawang nakasuot ng kulay itim na toga sa napakalaking screen na nasa loob ng hotel at nakaukit ang buong pangalan niya. Congratulations! Malakas at masayang sabi ng lahat, saka may kasama pang paputok. Kaya naman gulat na gulat si Angelica dahil ang buong akala niya ay silang tatlo lamang ng magulang niya ang magse-celebrate sa araw na iyon. Hindi niya akalain na naroon pala ang pamilya Santiban, kasama rin sina Kiela at Althea na naroon rin. Isa-isang bumati ito sa kanya at isa-isa rin may dalang regalo para sa kanya. Kaya naman hindi mapigilan ang dalagang mapaluha na silabis na kaligayahan. Nang maisip ni Angelica na naroon ang pamilya Santiban para sa kanya, ay lalong nakaramdam ng saya at excitement ang puso ng dalaga. Hinanap ng mamata niya si Kenneth. Subalit hindi niya ito mahanap at napansin naman iyon ni Patricia. Si Tito ba? Saad nito at kaagad nakita ni Angelica ang lungkot sa mata ng kaibigan. Mahina siyang tumago, saka napatingin sa sahig. Oo. Narito ba siya? Mahinang sabi niya. Kahit nabasa na niya sa mga mata nito ang sagot, ay gusto pa rin niyang makatiyak. Mahina ring umiling si Patricia, saka napabuntong hininga. Nung paalis na kami, nagpaiwan siya kasama ni Kuya Kay at Kuya Red. Tinanong namin, kibit-balikat lang sinasagot. Saad nito, kaya naman ang kaninang excitement at labis na tuwa sa puso ng dilaga ay tuloy na naglaho na tila ba'y napakalakas ng bagyo ang pagwawala ng kanyang kalooban. Sobrang lungkot at umiiyak ang kanyang kalooban. Kaya naman tinalikuran niya si Patricia saka nagsalita upang itago ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Huwag ka nang sumunod. Gusto ko muna mapag-isa. Saad na dito at malaking mahakbang niya at hinayaan ang kanyang mga paa kung saan siya dalhin ang mga ito. Angelica anak, isan ka pupunta? Saad ng ina nang makasalubong niya ito, kasama pa nito si Prince Cheryl. Angelica, are you crying? Saad nito,
Kaya naman ngumiti ng pilit ang dalaga at umiling. Wala po to. Masaya lang po ako. Sige po, Ate Cheryl, Mommy. Gusto ko pong makita muna ang kagandahan ng resort sa labas. Sagot niya at mabilis na hinagan sa pisngi ang ina, maging ang bunsong kapatid ni Kenneth. Samantala, abala ang lahat sa lobo pang i-enjoy ang port celebration para sa dalaga. Habang si Angelica naman ay napapalayo na sa hotel at dinala siya ng mapa niya sa harapan ng malawak na kargatan. At doon, nilabas niya ang lahat ng sama ng loob niya para kay Kenneth. I hate you! Buisit ka! Buisit ka! Maligno ka! Impacto ka! Buisit ka! Nakakainis ka! May pa flowers, flowers ka pa, chocolates? May pa teddy bear ka pang nilalamat, marigalo? Buisit ka! Hindi ko kailangan ng mga yon. Ikaw ang kailangan kong maligno ka! I hate you talaga! Buisit ka! Impacto! Malakas na sigaw ni Angelica na halos mamaos na siya.